ilang beses man siyang natisod, ilang beses man siyang natinig, pero tuloy-tuloy-tuloy pa rin yung takbo niya. Ay, tuloy-tuloy, Jubilin, gas-gas na salita, yan eh. Wala na yan eh. Narinig niyo ba? Paano maging successful? Anong sagot ng karamihan? Tuloy-tuloy-tuloy lang. Gas-gas na salita, pero yun talaga ang sekreto kung bakit kami nagresulta. Yun talaga ang sekreto kung bakit naging successful na tao. Walang napundar ang isang tao na hindi nagtuloy-tuloy. Tama ba? Walang napundar ang tao kung puro lang umpisa. Do you get me? Yes. Now, ito na ngayon. Factors that is keeping you from achieving your goals. Or dreams. May mga factors bakit hindi mo na-achieve. Una, yung attitude. Balikan natin talaga ito paulit-ulit. Yung attitude. Kahit gaano kagaganda at guwapo kung bakit attitude mo, hindi ka magtatagumpay. Kahit gaano mo kagaling kung ang attitude mo pangit, wala pa rin. Tama ba? So, malaking bagay ang attitude para ka maging successful. Why? Perspective or viewpoint of your life. Papasok na yung attitude mo, yung mindset. Attitude is pangit sa mindset. Kasi bakit? Yung attitude mo nagre-reflect kung anong laman ng utak mo. As lagi kong sinasabi, kung anong laman ng utak mo, mababasa sa galaw mo. At tandaan ninyo, kahit gaano kalakas yung katawan mo kung ang utak mo mahina, pahinain yung katawan mo. Pero kahit gaano kahina ang katawan mo pag malakas ang utak mo, palalakasin ang katawan mo. It's a matter of mindset. Now, if your attitude is bad, you will not find anything worthwhile anyway. Kung pangit ang ugali mo, wala kang makikitang maganda. Pansinin mo, pag galit ka sa tao, ano nakita mo? Kapangitan sa kanya, tama mali. You will never see a good thing to those people nga naggalit ka. Yung inis ka, may mga tao pa namang inis, pero wala namang nagawa sa iyo tao. Bakit? Dahil naiinggit. Diba? Magulat ka na lang, bakit inis ay? Wala namang, diba? Wala ka namang ginawa. So, perspective or viewpoint, papasok yung mindset sa attitude natin. And this attitude, pwede natin na-acquire saan? Pwede natin na-handed, na-napasa sa atin yung mga attitude na yun, yung mindset na yun. Ano yun? Saan? Una sa family mo. Siyempre, dyan tayo una maka-adapt. Ang paano tayo minulat ng mindset? May mga parents na kung saan o pamilya na kung saan, hindi, okay na ako sa kontentong buhay kasi narinig sa magulang niya, makontento ka kung anong mayroon ka. Hindi masama makontento kung mayroon ka. Pero, kailangan mo pa rin mangarap. Tama ba? Yes. Diba na lang mahirap, makontento ka tatlong busy sa isang araw. Nakadesign ba tayo sa ganun lang? Hindi naman, di ba? Mas masarap mabuhay ng mayaman. Yun nga lang, ang mindset natin, hindi tayo ay, maraming tao ayaw imaman. Ah, kung bakit ayaw nilang imaman? Saan ako ba? Saan ako ba? Sa media. Anong pinamagalaw natin sa opera? Di bali nang mahirap, basta masaya saan natin nakopya. Kasi galit tayo sa mayaman. Ang pangit ng ugali ng mayaman, doon na ka, di ba na doon pinapakita sa soap opera? Ano ba ugali ng mayaman? Matapobre! Ang role niya, kontrabida, nananampal, nananakit, di ba? Eh yung bida, anong nga karakter niya? Hirap. Mahirap! Inaapi ng mayaman! Inalipos na ng mayaman, tinadyakan, sinampal, sinabunutan. Ikaw, siyempre, kung ikaw pa pipiliin, beda, kontrabida. Beda ka! Huwag kang si ano, wala tao na pipiling kontrabida. Kaya ka nakaupo at umiyak, anong umiyak ang bida dahil nilagay mo ng sarili mo na bida ka. Tama ba ako? Dahil sa ginawa ng mayaman sa bida,
iyak ka ng iyak, inis ka sa mayaman. Naplagay mo na sa subconscious mind mo na pangit ang ugali ng mayaman. Kaya naglagay ka na ng defense mechanism dyan sa subconscious mind mo na di pa rin mahirap basta maganda ugali. Pero hindi naman lahat ng mahirap maganda ugali. May mahirap na pangit pa ugali. Totoo? Yes. Reality ito. Okay? So, hindi po totoo na pangit ang ugali ng mga mayayaman. Yan lang po ay katangisip ng mga direktor lamang. Kung paano tayo binulag, kung paano tayo binibrinwas na manatiling mahirap dahil ang mahirap, madaling kontrolin. Di ba pag may pera ka, hindi ka mabilis kontrolin? Hindi ka natatakot may pera ka. O laban, pera to pera. Eh kung mayaman ang kinabangga mo, mahirap ka. Sige nga, may laban ka? Wala. Wala na. So, mindset, saan parati na ano? Sa media, sa mga kaibigan natin. Pansinin mo, sino ba mga kausap nyo? Kung ang pinag-usapan, chismis, hindi chismis talaga. Kung pinag-usapan yung kapitbahay, di ba kapitbahay? Tingnan mo pag nag-uusap ang mga mahihirap. Ano pinag-usapan ng mahihirap? Ang dami ko ng utak, Mari. Ganito, Mari, Mari, Mari. Alam mo, Mari, nakita ko si Pari, nagkasama ng gabi. Maritis. Diba, mga maritis? Diba, napansin nyo? Pero subukan yung sumali sa ganitong community. Kahit mag-gimmick kami, pinag-usapan namin pangarap. Kahit saan kami magpunta, nagbaliwan kami sa pangarap. Lahat depende kung sinong kausap mo. Kaya sabi nga eh, pag ang kausap, pag sumama ka sa limang chismosa, ang anim ka. Yes. Pag sumama ka sa lima na lasinggiro, pang anim ka. Pero pag sumama ka sa limang milyonaryo, pang anim ka. Learning? Kasi malaking factor ang sinamahan mo. So, ito, minsan mayroon pang may sumuporta ba dito yung school? Diba? Sa pamilya, anak, aral kang mabuti para magtapos, pagkatapos, hanap magandang trabaho. Dito sa school naman, mayroon din mag-aral kang mabuti. Kasi pag bumagsak ka, wala kang trabaho makukuha, maghirap ka. Ito to bang naghirap lahat ng hindi nakatapos? Hindi. So, hindi, diba? Kaya nga sabi ko sa mga hindi na nakatapos at kulilan sa school, kung gusto nyo manggulat kasi puso ngayon yung gulatin mo naman. Diba? Sabi ko nga eh, kung gusto nyo manggulat, kung kulilan ka sa school, magpayaman ka. Lahat sigurado magugulat sila. Pero kung kulilan ka sa school, bagsak ka pa sa buhay, walang magugulat sa'yo. School. Nagbayad ka niyan, paglipang masagbagsak ka. Tama ba ako? Yes. So, attitude. Saan ang nakukuha ang mga attitude natin? Nandito lang. Kaya ingat-ingat ka sa bawat pinapakinggan at sa social media na kung saan maraming coach, maraming mga motivation na umiikot na di bali ng mahirap basta masaya. Kaya ikaw, okay lang mahirap, hindi naman totoo yun. Hindi lahat ng coach totoo yun. May mga coach na ginawa din ng isang mahirap para magkaroon ng defense mechanism na hindi siya mangarap yung maman. At ikaw naman, nakabasa ka lang, ishare mo lang din, ishare. O diba, wala tayong examination kung anong nabasa ang talinig natin. At di po siya pinanganak na. Hindi inborn, kumbaga hindi innate. Minsan na-acquired natin, tama ba? Na-adapt natin. Pansinin niyo po, kung kausap niyo, o lagi yung kausap mo, pagmura, hindi mo naman pansin, nagmumura ka na rin. Tama ba? Na-adapt natin. So kaya kailangan careful tayo sa mga sinasamahan natin. One of the most important step you can take in achieving your greatest potential is to learn to monitor your attitude. Ang ginawa kasi natin, lagi nating binabantayan yung kapitbahay natin. Alam mo yung ugali niya, sobrang pangit, grabe. Pero hindi ka nag-monitor sa attitude mo. Kaya alam mo bakit naghirap ka? Ang tawag-tawag kasi, itong tawag sa'yo, batugan. Tama ba? Madali nating makita yung mali ng iba pero wala tayo
guard sa mali natin, sa mismong attitude natin. Tama ba? Okay? Next, attitude. Ikaw yan, kailangan mapagpasinsya. Ang opposite niya, hindi ka dapat mainin. Lalo na pag wala kang ginagawa. Sabagay mo, ang naiinip ng dati, walang ginagawa. No? Kagaya niya, naiinip lang kayo, nakaupo. Ako hindi. Ang iba dyan, papikit-pikit pa. Parang feeling na sa bahay lang, nakaupo sa sofa. Di ba? Di ba? Ang sarap, di ba? Imagine niyo, parang mag-chismis yan, hindi na ito. Kaso pinag-usapan kasi natin, success eh. Tama ba? Bishop, huwag kang mainit. Hindi yung nag-member ka 2021 tapos wala nangyari sa'yo, umalis ka, lumipat ka sa ibang kumpanya. Tapos, nung lumipat ka sa ibang kumpanya, kung anong katamaran mo, kung ano yung hindi ginagawa mo rin naman doon, hindi ka nag-ati ng training. Lumipat ka din. Anong gagawin mo? May nangyari? Wala. Walang mangyari. Kasi sa attitude pa lang, sumablay ka na. Inip na inip kay wala ka, hindi ko pa nga nakita ng marketing plan ka, tapos naiinip ka na sa mukha ko. Hindi ko pa nga nakita, nag-international, at nag-power game plan ka, inip na inip ka ng mag-ating kay Ma'am Baby Baloloy. Sawang-sawa na kayo sa pagmumuka ng paulit-ulit na speaker. Paano ba naman hindi paulit-ulit? Hindi mo naman kasi ginalingan para ikaw naman? Are you with me? Yes. Tapos magre-reklamo ka, paulit-ulit, si Ma'am Pimpier, si Ma'am Bibi, si Jovine. Hindi ikaw pa na bago? Tama ba ako? Yes. You have no right to complain. Kasi hindi mo naman ginagawa. Ngayon, kung gagawin mo, ikaw ba explain, magugulat na yung downline mo. Ay, grabe, ang galing naman ni Mang Corazon. Imagine na. You get my point? Yes. Kaya kung ikaw gusto mo umaman, wala kang rason para mainip sa pagmumuka ko hanggat hindi mo kayang bantayan yung kinikita ko. Are you learning? Yes. Kaya kung hindi ako naiinip sa paulit-ulit makikinig ni Mami, sa paulit-ulit na makikinig ni Ma'am Darlene, hindi ako naiinip. Kahit sino hindi ako maiinip kasi tanggap ko na yun talaga yung proseso ng buhay na hindi ka dapat mainip sa pakikinig dahil doon ka matututo. Kaya ka naliligaw dahil kulang ka ng learnings. O ano, lilipat ka sa ibang company, bilis mo mag-BIN, ang maanggura ng membership. May narinig kayo doon? Mayroon akong bago? Nagugulat ako bago. Ba't ang ingay nito? Pinanood ko? As in, maniwala kayo sa akin. Kung kaya kong ilatag ng papikit ang international comp plan ng Q-Dynamics, kaya kong ilatag ang comp plan ng company nyo. Maliit ang kuhunan, yes. Very affordable, pero walang products. Walang products! At ang alam ba ito nila sa mga traditional networking company? May maintenance kasi! Nahirapan ang tao mag-maintain. Ginawa nila, walang maintenance, pero ginawa pinalitan subscription. Subscription, sabi natin, 600 pesos monthly babayaran ng isang member. Ngayon, ang paralo, ang ito nilang ginawa nila, wala ng product. Mas gustuhin ko may product. Sabi natin, may bilang na product na 2,000, may product ako na nagkahalaga na tunay. You get me? Magbabayad ka ng monthly, tapos sasabihin, di ba, wala namang, wala daw, kikita daw pag walang recruit. Naniniwala kayo? Pwede ko rin naman sabihin, nakikita ka sa Q-Dynamics na walang recruit sa pamagitan ng pagbili mo ng product. Tama ba ako? Yes. Hindi ka nag-recruit? Hindi ka nag-recruit. Ang pinalitan nito, subscription. Pag nag-subscription, may dividend. Ah, galing. Dividend, tanong magkano ang dividend kung wala kang recruit? Piso? Dalong piso, pumasok na pa. Hindi ka naman pala yayaman dyan. Are you with me? Yes. Now, I am trying to open up or to open
5 ka buwan-buwan. Siksabi, babawasan ka. Bank card yun eh. Pag hindi ka, pag walang laman ang bank card mo, automatic, cut ka. Do you get me? Maliit. Pero pag times 12 yan, magkano yan? Kano yan? Ang galing nga ng speaker eh. Sabi ng speaker, matunod ko, I am possessive with marketing plan. Kung nasa harap ko yun, dinibatihin ko yun. Kung possessive ka, di dapat yung minikaya ng mga tao, mag-invest ka ng pera, sabi natin, toke, wala mong product, it's access lang, at ano pa? Walang product. Tapos para makabawi ka, daw ikulot ka ng dalawa. Wala din product ang recruiting mo. Tapos, monthly ka na mag-subscribe. Pinag-aralan ba nila lahat? Nag-gets nyo? 600, piliin ko na may Pilipinas na 2,000 pesos, 260 ml, kapalit na may tunay na manak maibinta. Kung hindi man maibinta, at least makasama mo sa help. Are you learning? Kasi 600 na wala ka namang product. Kasabihin, kahit may kahit mo lang report, kikita ka, dividend, magkano? Piso? 14? O, yayaman ka ba? Kahit hindi ka mag-recruit, yayaman ka? So, do you think itong apply mo, babatuhan ka? Maraming linya yan. Be wise, be smart. Kailangan matalino kayo. Why? Maniwala kayo sa akin. Fraud lang mo na may product eh. Kasi ang sabi nila, hindi ka obligahin bumili. Totoo, kasi wala naman talagang product. Kumari lang. Totoong legal na networking. May product mo, may product. Hindi pera-pera. Pera-pera to. Are you learning?